Hello mga Ninja, welcome back to my channel at meron naman tayong bagong re-review. Today, Sony announced the new DualSense controller for PS5. Sa wakas, may lumabas na rin Pro controller para sa PS5 at tinawag nila itong DualSense Edge. So let's go! DualSense Edge. Pangalan pa lang, may Edge ka na. Ano ba iniisip nyo pag nakakarinig kayo ng Pro Controller? Siyempre, maraming customizations, maraming mas better features para dun sa mga naunang DualSense or sa mga naunang controllers bago nilabas yung Pro. So, meron tayong existing ngayon na DualSense. Ayan. Meron tayong DualSense kasi ito yung dating nagdi-drip kong DualSense. Ayan. Ang DualSense ngayon is, sa akin is, maganda na, no? Para i-upgrade pa para sa isang Pro Controller. Pero, meron daw mga nadagdag na features para doon sa bagong Pro Controller ng DualSense, which is the DualSense Edge. Sa ibang lineup, Pro Controllers like Xbox, nag-i-exist sila, pati sa Nintendo Switch, pati yung PS4 dati. And yung sa Xbox, umabot na siya ng Gen 2. Mas advanced sa tingin ko yung mga nauna kasi mas nauna sila. And kung makikita nyo sa mga videos and pictures na lumabas, mas, sa akin ah, personal preference ko, mas gusto ko yung tsura ng DualSense Edge dahil sa looks niya. And sa mga nadagdag din na pictures aesthetically, oh, merong mga nabago sa triggers, analogs, pati yung feel, details, may mga nadagdag. So sa akin, mas okay yun. So punta na tayo doon sa mga bawat features niya na nadagdag daw, sabi ng Sony. Actually, today lang siya nilabas, pero sa atin kahapon pa yan kasi mas nauna yung araw natin dito sa Philippines. Pero sa Amerika, today siya, August 24, na-launch yung DualSense Edge. Number one feature ng DualSense Edge is customizable. Pwede mo lang i-remap or deactivate yung certain button para magkaroon ka na sarili mong profile. The best to para doon sa may mga kasama sa bahay or friends na dumadalaw sa inyo, pwede mo siyang iset as default para gamitin nila, pero pwede kang mag-map ng sarili mong controls with a certain games para mas better yung experience mo with your personal preference. Kasi pwede mo na nga siyang i-map, pwede mong ilagay kung saan-saan yung mga function ng bawat button and knobs, pati yung mismong analog, pwede mong gawin yan sa bagong controller. I'm not sure kung hindi mo pwedeng gawin yan sa DualSense, pero alam ko meron din ganyang feature yung DualSense using the PS5. Kasi alam ko naging topic na natin yun sa PS5 hacks. Pero hindi ko sure kung itong customizability na to ng DualSense Edge is mismo sa controller or need mo ng PS5 bago i-map yung mga buttons or may certain app ba. Hindi nila sinabi, yung customization, meron na yan sa DualSense. Ito iba to. Kasi hindi ko to nakita doon sa DualSense before. Yung pwede mong i-map yung triggers kung hanggang saan lang pwede mag-travel yung triggers. Nakikita yung triggers na to. Yan. Sa mga familiar na sa PS5, this triggers is very special. Kasi dito nakalagay yung haptic feedback na pinagmamalaki mismo ng DualSense. Bukod sa mga vibration, yung haptic triggers is nararamdaman mo siya every certain game, lalo sa mga FPS game or shooting game like Call of Duty and sa mga RPG like Demon's Souls and Forbidden West. Mas mahirap pindutin yung triggers pag mas hinahatak mo yung bow. And iba din yung feeling niya kung babaril ka with a certain gun sa COD. So, ito yung main feature ng DualSense before. So, mas in-enhance pa nila, dinagdagan nila yung customization. So, pwede mo lang i-map kung hanggang saan lang magpo-fold yung kamay mo para ma-reach yung climax ng control. So, pwede mo nang i-customize yun. So, pwede mong gawing hindi sagad or sagad-sagad, pwede. So, kasama siya doon sa customization ng DualSense Edge. Another bagong feature ng DualSense Edge is customizable na yung kanyang mga analogs. Ibig sabihin, natatanggal siya and pwede mong palitan. Pero, ito yung catch, hindi siya kasama doon sa bundle, Pro Controller na yun. Sold separately, hindi pa nila in-announce kung magkano yung mga additional parts ng controller, ng bagong controller. Pero, para sa akin, yun yung pinaka-best feature nitong DualSense Edge. Kasi, ang main concern ko dito sa DualSense is yung drifting. Which is kaya naiwan sa akin itong DualSense na to. Kasi wala lang yung PS5, diba? Sira right analog niya. Kung sana siyang gumagalaw, hindi ko pa ito pinarepair or hindi ko pa ito pinagtangka ang buksan.
kasi wala naman ako paggagamitan pa. Pero ang hassle niya, no? Kung ito yung original na DualSense ko before, and ito pa yung unang masira kaysa dun sa additional controller na bigay ni Renren. So para sa akin, ito na yung pinaka best feature nito. Kasi pwede mo siyang palitan if ever masira, or palitan ng sarili mong choice na analogs, kasi meron siyang tatlong levels na pwedeng iba-iba. Again, personal preference kung ano yung gusto mo. Kung gusto mong palitan na mas mahaba or mas matigas, pwede na siya. Mas okay na yon sa akin kasi kaysa bumili ka ng bagong controller. And para doon sa mga additional buttons, meron din ang DualSense Edge na nandito sa likod. So, merong dalawang option din at napapalitan siya. Pwede siyang half dome type, pwede siyang lever type, no? Familiar naman na tayo sa mga back buttons sa mga bagong lumabas na controllers din, and even consoles like the Steam Deck. Meron siyang dalawa kada side na buttons, total of 4, and pati yung 8-bit do. And nagkaroon din yung DualShock before ng additional controllers na sinasaksak doon sa micro USB. So, accessory siya na pwede mong ilagdag. Dito sa DualSense Edge, kasama na siya doon sa bundle. Okay, mag-alala. Hindi siya bibili separately. Kasama siya mismo doon sa bundle pag binili mo yung Pro Controller. And yung mga kasama niya, meron siyang USB-C braided cable. Yung kasama nito, walang kasama. Walang kasama tong DualSense kahit bumili ka ng bago. And wala rin siyang carrying case. Ngayon, meron siyang carrying case, USB-C, braided, pati yung mga ilang back buttons, pwede mo rin siyang palitan. And sa makikita nyo sa aesthetics nung bagong DualSense, meron na siyang mga groove na hindi na siya ganito ka-smooth. Meron na siyang groove, so mas makapit na siya doon sa mga triggers. Mas cool tingnan, pati yung mga PS button na nandito sa harap. Hindi nila totally iniba yung itsura ng DualSense. Dinagdagan lang nila ng mga kulang na sa tingin nila na features para ma-improve pa yung gameplay niyo using the already awesome na DualSense. So, parang DualSense Pro siya. Pero, tinawag din ang DualSense Edge. Kasi magkakaroon ka ng Edge sa mga hindi naka-Edge na DualSense. For the price, wala silang nirelease na price. Pero, may base dun sa mga lumabas na Pro Controllers, aabot siya ng mga $200 or 10,000 pesos. Pero sana hindi na siya na magpasa 10,000 pesos kasi masyado na siyang mahal for additional controllers for your PS5. Pero ang siguro makaka-afford na lang yan yung talagang gamer. Pero sa akin, doon sa feature niya, removable analog, great deal siya kasi para doon sa drifting ng DualSense, medyo nakakaano yung kagaya nito, hindi ko na siya magamit. Malaking feature yun. And insurance na rin sa inyo na magagamit nyo pa yung controller nyo kahit masira yung analog, na hindi nyo kailangan ipa-repair o bumili ng bago. Bibili ka lang ng bagong analog. Pwede mong ikabit dun sa Pro Controller na yun. Very nice yun. Edge nila yun. Pero yung feature na yun, hindi naman na yun bago dun sa mga bagong controller na lumabas. Ganun na rin yung iba na lumalabas na third-party controllers. Kaya lang, bibihira kasi ang controller na sinusupport ng PlayStation, like PS4 and PS5 lalo na. Kasi merong mga certain features ang mga controllers ng PlayStation na sila lang ang meron. Like the haptic feedback. Lalo ngayon, iilan lang yung games na support ng haptic feedback. I recommend pa rin na gumamit kayo ng official controller para sa inyong mga PS5. Kasi mas much better experience talaga. Sa mga hindi pa nakaka-try, you must try it. Mapakita yung capability ng DualSense. Naglo-look forward talaga ako doon sa bagong feature ng DualSense Edge kasi ito ay already awesome na. Maganda na. Wala na akong reklamo besides dito na madaling masira. Hindi siya katulad ng DualShock na pwede mong kalikutin. Wala tong screws. Para siyang phone. Okay na yan, yung mga bago. So, yun mga ninja. Sana nagustuhan nyo yung video kayo. Ano bang mga reaction nyo dito sa bagong labas na Pro Controller for PS5? Which is the DualSense Edge para sa inyo. Itong mga features na nadagdag ba na to is talagang makakapag-improve ng experience and gameplay nyo sa PS5. Please comment below. Yung mga nakaraang video natin, maraming nagko-comment. Maraming salamat sa inyo. Nagko-comment naman tayo sa baba, although hindi pa ako nakapag-reply sa mga iba. Pero maraming salamat sa mga nagsishare ng kanilang mga personal experience sa doon sa last video na PS Vita. No? Ang haba ng comments, ang sarap basahin. Thank you, thank you. Sana dito rin, no?
So, lalo dun sa mga naka-experience na ng PS5, ng DualSense, ano ba ang hinahanap nyo pa sa isang controller para ma-improve pa yung gameplay ninyo using your PS5? Sana all. Huwag nyo sana kakalimutan yung ating Shopee. Yung link nasa description box below. Marami tayong mask, PlayStation merchandise, wallets, t-shirts, cap, keychain, name it. Nasa Shopee, down below. Very nice. Sa mga gustong manalo ng giveaway, merong ongoing giveaway si 100 Gamer and marami pang susunod. Wala kayong gagawin kundi mag-subscribe sa kanya and hintayin yung announcement niya kung kailan yung giveaway and ano yung mechanics. Basta mag-subscribe lang kayo sa kanya. Simpleng mechanics. Subscribe to 100 Gamer. Nandun yung link sa description box sa baba. I-check nyo. Madali lang manalo dyan kasi konti lang kayo. Subscribe. And kay King Hans, lagi kong sasama sa mga live stream. Yung link din nasa baba, i-subscribe niya. Malapit na siya mabuhanti. Napakalupit na gamer niyan. Yan yung batang pinagpala. Parang minamari lahat ng games. Hindi ko alam kung nandadaya na nga yan eh. Pero napakadaling niya kasi. Subscribe na, tinan niyo kung paano siya maglaro. Binasic niya lang lahat. And shoutout sa mga naglalasunan ng Gundam. Kala Jeff, Arnie, Ren, Jason, Renz, Lone Wolf, JM, Not Malcolm, Patrick Yasay. Shoutout sa inyo. And kay Jet Paulino, tigil mo yan. Tigil mo yan, pre. So yun mga ninja, maraming salamat and see you in the next one.